People can never be happy unless there's peace. In fact, peace is one of humanity's greatest longings. Peace is the message of Christianity. Peace between God and man especially. Kaya sabi po sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And if there's already peace between God and men, dapat kasunod na yung peace between man and man or peace among people. What are the reasons why people do not have peace with each other? Halimbawa, nag-isip po kayo ngayon, lahat ba ng tao meron kayong pagkakasundo? O merong lack of peace? Baka mamaya, ang kaaway natin, sariling kabiyak sa buhay. Baka mamaya yung kaaway natin, sariling magulang. May pag-aaway na anak at magulang, mag-asawa, magkakapatid, magpinsan, magkakaibigan. E di parang hindi naman totoo na merong kapayapaan dahil sa Diyos kung away ng away ang mga tao. Maraming uri ng pag-aaway. Merong pag-aaway na talagang nag-susuntukan, nagsasabunutan, nagpapagulong-gulong sa mga kalsada. Merong pag-aaway na salita lang, mga parinig, mga pahaging. Ano yung pag-aaway na walang salita, walang usapan, pag-aaway din yon dahil abnormal sa mga tao na hindi nag-uusap, hindi nagsasalita. Para po magkaroon tayo ng talagang happy, happy every day, happy every month and every week, kailangan suriin natin why we fight. Kailangan suriin at tigilan ang pag-aaway-aaway. Why people fight each other? Mahalagang tanong na kailangan masagot. At kakambal niyan, we should know why and how to stop fighting each other. Dear Lord, we thank you that you are our God, God of peace. And through the sacrifice of your Son, Jesus, there is now peace between God and men. Teach us, Lord, that this peace will transcend relationships among people. At huwag na namin palayuin pa mga dasal-dasal namin na magkasundo ang buong bansa, humingi ng world peace. Kundi ang aming unahin, magkaroon ng kapayapaan sa aming sariling pamilya, sa aming sariling workplace. Because we cannot have world peace unless there is peace in the home. Unless there is peace between couples, among brothers and sisters, between parents and children, among friends, among neighbors, among workmates. Turuan niyo po kami, Lord, na maunawaan kung ano yung responsibility namin para magkaroon ng tunay na kapayapaan. May you speak to us, Father. We surrender our hearts to you. We surrender our spirit to you. Accomplish your purpose for gathering us. Speak to us powerfully. Kayo ang maging tugon sa aming mga sagot. Kayo ang maging kagamutan ng aming mga karamdamang espiritual. Mangusap kayong may kapangyarihan. At sa pangalan ng Panginoong Yesus, aming binabalaan, pinalalaya sa aming presensya ang anumang masasamang espiritu. And we frustrate, in the name of Jesus, the plans of malicious people and malicious spirits against His assembly. And we ask you, Father, march triumphantly before your army. We want to claim the victory that you already won for us. Speak powerfully and heal us. In Jesus' mighty name. Amen. Even now, I like you to think, meron po ba kayong kagalit? Meron ba kayong kaaway, kasamaan ng loob? Mga dapat kinakausap na hindi kinakausap? O kaya sinasaktan? O kaya kasagutan parate? O kaya masama ang loob nyo, maaaring hindi nyo nakikita araw-araw, pero galit kayo, at alam nung taong galit kayo sa kanya, maaaring meron din siyang galit sa inyo, whatever. Sinabi na naman ang anghel, peace on earth. Why people fight each other is a very interesting study. And I do not propose to tell you something that you do not know yet. Pero ang paalala'y gamot daw sa taong nakalilimot. Remember that the fight may be direct or obvious, it may be indirect or subtle, but just the same, it's a fight, a struggle. People fight each other because of one misunderstanding. Palagay ko ito ng isa sa mga pinakaunang dahilan why people fight each other. Not knowing the truth or not knowing the whole truth about the other person's thoughts, statements, actions, or intentions. You know why we seldom understand each other? Because we're very busy. We're very obsessed with being understood.
Hindi ako agree sa iyo, therefore you are wrong. I must be right and you've got to look at everything from my point of view. Kaya tayo nagdi-disagree with many people to the point that we become violent even with our disagreement is because we seldom do the proverbial walking a mile in another person's set of shoes. Nagkukulang ka sa akin, therefore nagagalit ako sa iyo. Pero hindi na natin iniisip bakit kaya nagkukulang. O nagkukulang nga ba? O nagkukulang din ako sa kanya? Lagi nating ina-assign ang blame sa ibang tao. Lagi nating ina-assign yung righteousness to us. But it's our point of view. And whenever there are opposing points of view, there are different points of view. Tama ako sa tingin ko, tama siya sa tingin niya, kaya nag-aaway. Kaya dapat sinusuri ang ganito mga bagay. Misunderstanding. And of course, Satan is part of all of these things. Because being misunderstood or misunderstanding is being deceived. We can be deceived by half-truths or by outright lies or by confusion and the combination of truths and lies put together like salad and served to us every day. Sometimes on the basis of one hearsay, on the basis of one report from another person, nagkakagulo, nagkakagalit ang mga tao. Isaiah 5:13 says, "Therefore, my people will go into exile for lack of understanding." Siyempre, may ibang konteksto tong verse na to, pero the idea is still the same. Because people lack understanding, they suffer. They go into exile. That exile may be physically nagkakalayo ang dalawang tao, or physically malapit, pero emotionally magkalayo. Nabubuhay sa isang tahanan, pero magkalayo ang mga puso. Magkalayo ang mga adhikain nila, magkalayo ang mga plano, as if the other person does not exist. There's a lot of misunderstanding. Back to MASCOM days, I remember that there was a syndrome that one of our teachers talked about. Yung, it's not what I said, it's what you thought I said, syndrome. Kung syndrome nga yun. Hindi yan ang sabi ko, yan lang akala mong sabi ko. Kasi hindi kita nginitian, ang sinabi, akala mo sabi ko, di kita mahal, di lang ako ngumiti, kasi hindi kita nakita. Yung bang, pinapalayas mo na pala ako, hindi ko sinasabing lumayas ka, ang sabi ko lang, umurong-urong ka dyan. Yung bang hindi naman yun ang sinabi ko, akala mo yun ang sabi ko. Kasi iba naman yung capacity ko to communicate what I like to say. Iba naman yung capacity mo to understand and to decipher what I'm trying to communicate. And especially if there is a problem with skills of communication, maraming misunderstanding. At sabi man ni Balagtas, ang ating dakilang poet, bihirang balita'y magtapat, magkatotoo may marami ang dagdag. Tama nga. Maraming mga tao nagkakagalit samantalang hindi naman sila yung nag-away, pero sabi ni Ahoy, sabi daw ni ano, ganito ka daw. Ah, ganon? Sabi mo, ganito siya. Paglipat daw yun, naiiba, nagkakadaiba-iba na. Kaya sabi sa Proverbs 26 verse 20, "Without wood, a fire goes out. Without gossip, or rid sulsol, no? Without mga sulsol, a quarrel dies down." Kasi magkakasundo na sana kayo, may dumating na naman isang balita, uy, ganito pala, ganun-ganun, nagalit ka na naman. Kumisan, nababagbag na yung loob mo against another person. Naghumuhupa na yung galit mo. May darating na naman bagong balita, marirevive na naman yung galit mo, madadagdagan pa. Kaya, pagka daw walang mga mahilig magbalita, mahilig magchismis, mahilig magsulsol, tumatahimik ang mundo. Ang mga nag-aaway ay nagkakasundo rin. What are the solutions to misunderstanding? Kayo, baka na may misunderstand yung inyong tatay. Ang pinakamadalas ma-misunderstand ang tatay. Kasi yung tatay, bihira magpaliwanag. Siguro dahil iniisip niya, tatay ako, ba't akong papaliwanag? Kamacho-macho kong tao. Pwede yon. O kaya, hindi siya talaga skilled na magpaliwanag. Ewan ko ba sa maraming culture, kahit sa atin sariling bayan, ang culture, yung mga babae, pag nag-aaway, talakan. Paliwanagan. Ano naman sasabi mo? Mga lalaki, suntukan na lang. No? Hindi sanay magpaliwanag. Kaya tuloy hindi naliliwanagan yung mga nadidimla ng isip. Kaya maraming tatay, hindi marunong magpaliwanag, hindi sanay. Kaya mas marami ang misunderstood na tatay. Kaya maraming mga tao makaine.
Kasi yung ina, lagi nag-explain. Umiiyak ako, anak, kasi ang tatay mo, ganito, ganyan. Siyempre, kampi ka naman sa nanay mo agad. Yung tatay na hindi kumikibo, nawawala na kakampi. Although, hindi naman lahat ng tatay, eh, sila na nga yung tama. But you see, communication skills come into the picture. What are the solutions? You want to stop quarreling because of misunderstanding? Listen. And listen well. Listen fully. Listen completely. And especially if you're talking with people who are not skillful communicators, listen to the unsaid. Because sometimes it is the unsaid that really matters. Kailangan marunong makiramdam. Pati sa Bible, sa James 1:19, ang sabi, "My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Kailangan doble ang pakikinig kaysa sa pagsasalita. Kaya siguro dalawa ang ating tainga at isa ang bibig. No? Para dalawang beses kang nakikinig bago ka magsalita. Hindi nagkakabaligtaran, ang dami mo nang nasabi bago ka makinig. Kaya mawawala ang maraming gulo sa mundo if only people would follow the law of nature. Dalawang tainga, isang bibig. What else can we do? Consider the other person's vocabulary or lack of it. Consider the other person's communication skills or deficiencies. Maraming magnobyo, nag-aaway din kasi hindi ma-articulate ng isa yung gusto niyang sabihin. Kaya kuminsan, nagmumukhang laging tama yung magaling magsalita. Yung magalang ng bukadura. Lagi siya nagmumukhang mahusay at tama. Kasi kaya niyang sabihin eh. In fact, sa husay niya, yung mali napapatama pa niya eh. Yung nasabi na niya, nababawi pa niya, nababaligtad pa niya kung medyo masikip pala yung situation dahil magaling. But God's people should listen to those who are silent. Some people give you speeches through their silence. Kaya kailangan marunong tayo makinig. And when we communicate with people, focus on the idea, not the words. Kasi may nag-aaway dahil sa word, "Tinawag mo kong ganito!" Diba? Nabigla lang kasi hindi naman talaga ibig sabihin ganun ka nga. Tapos biglang mag-gera-gera ka na out of the word that was used. Listen to the idea, not just the words. Because not everyone can always choose the right words. Lalo't sila ay galit o excited o nalilito. Romans 6:19. Pati nga ang pagsusulat ni Paul sa mga tao, pati ang pagko-communicate ng Diyos sa mga tao, sabi, "I put this in human terms because you are weak in your natural selves." The RSV says it very clearly, "I speak in human terms because of your natural limitation." So ang Panginoon, ang mga bagay na espiritual, sinisimplify, they are spoken in human terms to appeal to people who can only communicate so much because we have natural limitations. So we transcend the words and go to the meaning. Ganun din po yung translation ng Bible. You don't translate words. You translate meaning. Halimbawa, sabi sa English, "You must be born again." O ano sabi naman ng translation? "Kailangan kang ipanganak na muli." Parang gulo. Ano po ba ang mas tamang translation? "You must be born again." Tatagalugin, "Dapat kang magbagong loob." O di mas naintindihan. You don't stick to the words. You stick to the meaning. So pag may sinasabi sa inyo ang inyong kabiyak, tingnan nyo muna talaga, ano bang ibig niya talagang sabihin? Hindi yung words lamang ang tutukuyin, kundi ano yung nasa likod nun. And help others with their deficiencies. Lalo kung ang galing yung magsalita, ang galing yung mga tuwiran, bigyan nyo naman yung puwang, yung hindi mabilis magsalita, yung hindi mabilis makahanap ng words. Kaya nga sabi sa Galatians 6:2, "Carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ." But in this warped society, whoever barks the loudest gets the service. Whoever barks the loudest appears to be righteous. Pero hindi ganun. Ang mga tunay na anak ng Diyos nakikinig maging sa mga pipi at sa mga tahimik. Hindi ko mo tahimik ang inyong kalaban, ibig sabihin talo na siya, ibig sabihin sumuko na siya. Baka hindi niya kaya magsalita. Makinig-kinig. Very specially sa mag-asawa.
Pagka po kayo merong differences, huwag laging gusto nyong madinig. Kaya nga nagsisigawan eh. Kasi gusto ko marinig ako, sisigaw ako. Eh gusto rin niya, madinig siya, sisigaw din siya. In the end, wala namang nakikinig kundi kapitbahay. Diba? O yung sa tabing apartment, dinig na dinig nila ang lahat. Sabi, hindi, tama talaga yung lalaki. Sabi pa, hindi yung babae. Sabi, pero yung babae at lalaki nag-aaway, wala silang mapagparoon ang isipin kasi hindi sila nakikinig. Gustong-gusto lang nilang marinig. Pag may dumating na kamag-anak, una-unahan ang pagsusumbong. Kasi gusto nilang madinig, hindi nila gustong makinig. At pag pinayuhan mong alam mo, tama naman yung kalaban mo. Ay, pareho kayo, isa ka pa. Hindi na rin siya makikinig kasi ang gusto niya, pakinggan lang siya. Huwag ninyong ilayo ang gera, mga kapatid. Tayo'y napapaaway kasi tayo ay makasalanan. Huwag niyong laging sisihin yung kapwa. Kasi kung kay buti-buti ninyo, at hindi man siya mabuti, at least you will forgive. E di wala rin away. Nag-aaway kasi pareho lang kayo masama. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan, ikaw din siguro. Di ba? Sabihin nyo, ala nga namang siya lang. Ala nga namang ikaw ay isang santa, santita. Pagkatapos siya eh, ang pinagsama sa amang impyerno. Ala nga naman. Kaya alam nyo po, boring na yung pag-aaway eh. Tayo nasa Panginoon, more than 1 year na kayo, halimbawa, 5 years sa Lord, boring na. Kung kaaway nyo yung tatay nyo, tama na. Di ba? Kung kaaway nyo yung kapatid nyo, tama na. Sa sinasayang nyo yung salita ng Diyos, sinasayang nyo yung oras, bali wala, wala pala nangyayari, nakikipag-aaway din tayo. Less of selfishness is important. And what else can we do when it comes to miscommunication? The people of God should always verify. Why? Because Jesus is truth. The truth sets free. Therefore, the people of God are committed to always verify so they will know the truth. Always check and double check. We should be careful. Bago tayo magalit sa isang tao, suriin muna natin kung sinusulsulan lang tayo nung nagre-report, totoo nga ba ang sinasabi? At kung totoo man, gaano katotoo? Sabi nga ni Balagtas, bihirang balita'y magtapat, magkatotoo may marami ang dagdag. Psalm 101, verse 2, I will be careful to lead a blameless life. When will you come to me? I will walk in my house with blameless heart. Dapat blameless. May nakakaaway ako dito, baka ako na yung may kasalanan, baka ako na yung mali. Alam nga namang siya lang ang 100% mali at ako 100% tama. Ang tunay po na paggalaw ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng Kristiyano, nababawasan yung ating selfishness. Na kahit tayo may katalo, in your heart of hearts, and there in the deepest recesses of your mind, iniisip mo ring, may point din naman siya actually. Mali din naman talaga ako. Maaring mali siya, pero yung pagre-react ko sa kanyang pagiging mali, mali rin ako. Kaya humahaba tong gulo namin. Huwag nyo lang laging sinisisi yung iba. Pangbata lang yon at pang di marunong. Yung laging sinisisi nyo ang iba, ibig sabihin hindi kayo marunong. Kasi hindi nyo nakikita ang sarili nyong kamalian. Dahil alam nga naman kayong perfect. Meron din tayong pagkakamali. Romans 12:17, be careful to do what is right in the eyes of everybody. Even in the eyes of what we may consider our enemies or opponents, we should still be able to do what is right because the children of God are careful to do what is right in the eyes of everybody. Not only in the eyes of their friends or people who are close to them or people who fight alongside them, but people, and all people must be respected because God created all people. Alam nyo, kung didibdibin natin yung tunay na salita ng Diyos, magkakaroon talaga ng pagbabago sa ating ugali, sa ating pamamaraan. Kaya kung walang pagbabago, alam nyo ang nangyayari, nagsasayang kayo ng panahon. You are not serious with God because there must be changes. Hindi nyo laging inanap, Lord, baguhin nyo pong asawa ko. Mahirap pa yun eh. Ang ipanalangin nyo, ako po ang gusto kong magbago. Empower me. Kasi pag nagbago kayo, you will inspire people na magbago din eh. Hindi ba may tao na pagkaharap nyo siya, nagiging halimaw kayo? Kasi nakaka-provoke. Baka kaya halimaw ang asawa nyo dahil sa inyo. Pwede eh. Nakaka-provoke. Pero meron kang kaharap na nagiging kang napakabuti. Kasi nai-inspire kang maging mabuti sa kanya. Na ginaganahan ka.
Kaya nga sabi nila, although it's not 100% true, but there's a lot of truth, wala naman daw lalaking bastos, may babae lang bastusin. Dahil bakit yung mga lalaking walang modo pagka matino yung babaeng kaharap, tumitino rin? So kung hindi matino sa'yo yung kaharap mo, huwag muna siyang i-blame mo, ako muna. What is in me that provokes this person to be animalistic pagka ako ang kanyang kaharap? Pero pagka iba naman, nakapakabait niya. Baka ini-invite natin siya maging ganon. So titingnan natin ating sarili. It always takes two to make something wrong. Hindi pwedeng isa lang. What are the other reasons why we fight? Desires. Sinful desires. And one of that is our desire to have. Our desire to own. Our desire to be the possessor of everything. Siyempre, unang-una na dyan, our covetousness. The desire to possess what is not rightfully ours. Kaya isa sa Ten Commandments, yung pangsampo, Exodus 20, verse 17, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his manservant, or maidservant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. We're covetous. We like to possess. We like to possess people's attention. We like to possess people's time. We like to possess people's paghanga and devotion. Ang tanong, do we give them our devotion? Kulang sa oras sa akin ang magulang ko, pero kayo ba nagbibigay ng oras sa magulang nyo? Kulang ng attention sa akin ang aking asawa, pero kayo ba hindi nagkukulang sa pagbibigay ng attention? At hindi yung attention na gusto nyong ibigay, ha? Yung attention na gusto niyang tanggapin. Kasi kumisa nagbibigay na tayo ng attention, selfish pa rin. Kasi it is the attention that I like to give you. But do we bother to think what attention this person wants? Binibigyan natin ng pagkain, pero yung pagkain bang gusto niya, yung pagkain gusto lang natin ipakain. Kumisa nagbibigay na nga tayo, pero ang pinagmumulan pa rin pinag-uugatan, selfishness. Because we like to run people's lives. Ang daming ganyang anak, magre-reklamo, Pastor, wala pong panahon sa akin ng magulang ko. Eh, ikaw, may panahon ka ba sa magulang mo? Gusto mo, pagkailangan mo siya, nandyan siya. Pero pagkailangan ka ba niya, nandun ka? Bago ka maglinis-linis ng dumi ng mukha ng kapwa, manalamin ka muna. Baka yung ibinibintang mo sa iyong kapwa, ikaw din yun eh. Kaya magulo ang mundo. Kung sobra ka ba naman kaibig-ibig at ka nais-nais, eh di lagi sanang nandyan yung tao, pinupuntahan ka, baka hindi ka naman kaibig-ibig. Deserve before you desire. It is important. So huwag tayo nagka-covet. Complications yung covetousness, of course, is jealousy. When you're covetous, you're jealous. Dito ka, pansinin mo ako, pero pag may lakad ako, hindi kita pinapansin, lakad ko na yon, maghintay ka na lang. And then we are jealous. We like people's attention. So everything or everyone that takes that attention away from us, kalaban na rin natin. Minsan, hindi natin binibigyan ng mga tao sa ating paligid ng space. We just want them to love us, but we don't permit them to love other things and other people as well. We just want them as props to make ourselves happy, but we do not really think about their own happiness and their own needs. Kung tayo nagmamature sa ating spirituality, dapat tama na yun. Hindi laging perfect ang mga tao sa atin. Minsan may gusto sila na mali, pero hindi ibig sabihin na kailangan maging perfect muna lahat ng kagustuhan nila bago natin sila mahalin. We love people as is where is. We pray for each other. We minister to each other and hope for the best. Pero hindi mo sasabihin, pag itinama mo ng buhay mo, mamahalin na kita. Kasi baka mamatay na lang tayo ang lahat, hindi pa mangyari yon. Eh kung sabihin sa inyo ng Diyos yon, pag itinama mo ng buhay mo, mamahalin na kita. Minsan, naglakas-lakas ng loob natin eh. Kapatid, itama mong buhay mo. Mami, itama niyong buhay niyo. Daddy, itama mong buhay mo. Eh, look at your life, tama ba? Then we see, ba? Teka, nagmamature na pala ako kasi imbes lagi ko lang usigin ng iba, tinitingnan ko na rin sarili ko. Then we will be less and less what? Quarrelsome. When there is covetousness, when there's jealousy, naturally there's needless competition. Nakikipag-compete tayo. Alam mo, gipit na gipit na yung tao sa oras, pipilitin mo pang nandito siya, dapat, para sadistahin siya.
Kasi ayaw mong mapunta siya sa iba. Pero pag meron ka namang ibang lakad, wala siyang pakialam, lakad mo lang yun. James 3:16. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Don't moralize. Huwag nyo nalang sabihin nagagalit ako sa kanya kasi mali siya. Sigurado may mali din tayo. Pero kailangan ba maging tama siya bago nyo mahalin? Lalo kung asawa nyo, anak nyo, magulang nyo, kapatid. May requirement ba ang pagmamahal? Eh kung ginamit sa atin ng Diyos the same requirement, maging tama ka muna bago kita mahalin, paano na tayo? Yung sabi sa scripture, with the measure you give, you will be measured. So paano natin sinusukat ang ating kapwa? Eh di ganun din tayo susukatin ng Diyos. James 4:2. You want something but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. That's why people quarrel and fight. Ano po mga solutions dito? First of all, there should be justice. There should be fairness. Get only what you deserve. Sabi nga ng matatanda, lumagay sa lugar. Hindi mo pwedeng solohin ng isang tao. You can only have a part, some time, some moment, some places. Lumagay sa lugar. And there should be contentment in our lives. We strive to get what can be taken. We strive to achieve what can be achieved. But we always also strive to be happy with what is here and now. 1 Timothy 6:6. But godliness with contentment is great gain. Okay, binigyan mo ko ng araw, isang oras. Salamat. Marami ko pa ng ibang gagawin sa buhay. I will set you free. You will not be a prisoner of my own desires. There's another sinful desire that causes quarreling even among close relatives and friends. The desire to dominate. Ano ba yun? Ako ang tama, ako ang dapat masunod, sumunod ka sa gusto ko. Itong interpretation ko of life, dapat sumunod ka sa gusto ko. Dapat makapangyari ako. Alam niyo po ba ang Diyos, hindi nga tayo dinadominate. Siya na yun. Creator, giver of all things, all-powerful, but He doesn't dominate us. He sets us free. He gives us choice. That's why God gave us and continues to give us free will. Hindi na tayo dinomina. Sinabihan niya si Adan at si Eva, huwag kakainin ng prutas na yan. Pero nung kakainin na, hindi siya bumaba sa langit, hindi niya tinalian ng kamay, hindi niya ginapos. Huwag niya sabi kakainin. Diba? Huwag niya kakainin. Pero may choice ka. Kahit kailan, wala pang tao magkakasala, pipigilin ng Diyos. Kailangan masunod ako, huwag mo gawin yan. Pero siyempre, may consequence ang hindi mo pagsunod. Pinapaliwanag din naman, pero may free will. Binibigyan niyo ba ang mga tao sa paligid niyo ng free will? O dapat kayo ang masunod? Eh, didaig niyo pa ang Diyos. Nagtuturo tayo, nagmumungkahi, nangihimok. We teach, we suggest, we persuade, but we don't dominate people. One of the best gifts that you could give to people you love is freedom. Freedom to love you, freedom how to love you. Because even God does not interfere with those freedoms that He gave us. Kailangan meron tayong respect for the order of things. Lumagay na naman sa lugar ang mahalaga dito. In fact, even with the relationship with older people, with other people, ang dami-daming principles from Scripture. 1 Peter 5:5, young men, in the same way be submissive to those who are older. All of you, clothe yourselves with humility toward one another because God opposes the proud but gives peace and gives grace to the humble. So we should be humble. Kumisan ang humble-humble natin sa mga ibang tao pero ang yabang-yabang natin pagka ang kaharap na natin, kapatid, magulang, anak, asawa. Dapat yung mga malalapit sa atin, yun ang unang pakitaan natin ng mabuti. Hindi kay buti-buti mo sa tagalabas, tapos sa mga tagaloob, naku, horror pala. Kaya mahalaga, sabihin ganun, clothe yourselves with humility. Be submissive to those who are older. Eh, hindi lang ibig sabihin yung older. This is the specific, but there's a general truth in it. Lumagay sa lugar. Ano bang lugar mo?
Sige, Lord is the God of order. Dapat lumagay ka sa lugar. Mayroon ka dapat kakalagyan ang tama. So respect people. Respect people even when they have shortcomings. Kasi baka mamaya yung shortcoming nila, akala lang pala natin, hindi naman. Sa opisina, may mga organizational rules, may mga pamamaraan. You respect the system more than what the person wants. Kasi may official business yun na dapat ma-accomplish. But in our personal relationships, we respect people and set them free. Sabi nga isang romantic poster na nabasa ko many years ago, if you love something, set it free. If it comes back, it is yours. If it doesn't, it never was. So kung nandyan lagi yung tao dahil nakatali pala sa'yo, walang kwenta. Kalagan mo. At pag hindi pa rin umalis, sa'yo nga. Pero oras na nakalagan, nilayasan ka, kahit nung panahong nandyan siya sa tabi mo, nakatali lang kasi, but never yours. So you set free. Even in loving people, sabi, it's like holding sand. When you relax, it stays. But when you squeeze, it slips through your fingers. Kailangan, relax ka lang. And of course, another solution to this problem is humility. Yung talagang humility. Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Sino yung others? Hindi laging holier than you. Hindi lagi yung more righteous than you. Others. Just anyone. Consider others better than yourselves. It may be the people economically may be considered inferior to you. Educationally considered inferior. Socially considered inferior. And even morally considered inferior. Ang sabi dito, consider others better than yourselves. You know why the Bible is saying this? Did it ever cross your mind why the Bible is saying consider others better than yourselves? Because they are. Sabi, ituring nyo sila na mas mabuti kaysa sa inyo. Kasi, talaga nga siguro mas mabuti sila kaysa sa atin. Akala lang natin, mas mabuti tayo. Kasi nabubulag tayo ng selfishness natin eh. Do not turn differences into contests. Sabi nga ng iba, we should always agree to disagree. Kasi iba-iba ng punto de vista, iba-iba ng panahon, iba-iba ng level of maturity, iba-iba ng pangangailangan. So, hindi ko mo't kaiba mo siya ng pananaw, eh magkocontest na kayo para yung isa matalo, yung isa manalo. Ang laki ng planeta, kasya ang maraming pananaw. Ang laki-laki ng Milky Way, kasya ang maraming points of view. Napakalaki ng continent. Kahit pangapulo lamang ng Luzon, napakalaki. Kasya ang maraming taong may iba't ibang gustong gawin. You don't need to convert people to your point of view all the time. Our only major concern is to convert people to biblical points of view, but not necessarily to our personal point of view. Kasi point of view ng Diyos dapat para sa ating lahat. But even though, especially people who are religious, kumisan they hide behind God. And they make their own ideas seem like the idea of God. Their own policies seem like the policies of God. Tapos when you do not obey them, parang you are disobeying God na. There is a great difference between such ideas. Kaya kailangan kilalanin natin. I like to be repetitious. Do not turn every difference into a contest. Kasya yung differences na yan sa laki ng planetang ito. And God is not a God of sameness, but a God of variety. Kaya marami rin ideya. Maraming pananaw, maraming kulay, maraming anyo, maraming korte, maraming tunog kasi gusto ng Diyos. Marami. Hindi isang monolithic, robotic civilization. Kaya yung iba yung tao, appreciate nyo yung charm. Uy, iba naman siyang magluto ng adobo kaysa sa akin. Enjoyin natin. Hindi kumakain, adobo niya mali. Ang adobo ko ganito eh. Yung adobo kong tama. Itong adobo ko, kwenta to. Bakit habang hindi ka kumakain ng adobo ng may adobo, enjoyin mo, ay, masarap pala ang adobong nilalagyan ng patola. Kasi yun ang interpretasyon niya eh, di ba?
Kesa sa pipitasan mo ng pipitasan yung adobo niya, pipilit mo yung adobo mong tama. Maraming uri ng adobo, di ba? So marami rin pananaw. Maraming kulay ang bahaghari, hindi lang isa. Maraming kulay ang prism, hindi lang isa. Pero wala sa mga kulay na yun, wrong. Maraming notes, may do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, marami pang iba na hindi yata nakalista. Walang tunog na mali. Lahat sila ay tunog. So huwag natin ipipilit. Maraming magbiyanan, kaya nag-aaway. Dapat, 3 butil ng bawang ang nasa paksiw na bangwas. 4 ang inilagay mo. Diba? Mag-aaway ngayon ang magbiyanan. Dapat ganitong kulay ng kurtina. Dapat ganito nakalagay ang sofa dito. Dapat ganyan. Dapat ganon. Sinong may sabi? Kayo. Diyos ba kayo? Eh gusto ng manugang nyo, nakatao ba mga silya? Eh di itaob. Kaya nag-aaway-aaway. Alam nyo, maraming magbiyanan kaya nag-aaway eh. They are try to convert each other. Ganon din naman kami sa mga anak na tactless. Nagluto yung asawa. Ba't ganito ang leche plan mo? Parang puding. Buti pa si nanay, mag-leche plan ganito. Diba? Iko-compare. Eh, sa ganyan ng leche plan ko, parang puding eh. Hayaan mo, mag-go-grow din ako, magiging parang puto din yan. So, hindi natin, iba-iba ang buhay eh. Iba-ibang style. Hindi ini-impose mo lagi. Pero yung mga bata, tinetrain natin kasi walang standard sila eh. Dapat matrain. There comes a time when you let go and say, you are a child of God. You have a right to be yourself. Meron lang tayo dapat na parameters. Huwag ka lang gagawa ng mali. Maraming bagay, hindi naman moral issue eh. It's only a matter of taste. Hindi siya moral issue, so hindi dapat pag-awayan. Another desire that makes us quarrel with each other, of course, kamag-anak na ng mga binanggit, is the desire for preeminence. The desire for fame, for glory, na ikaw ang nasa ibabaw. Siyempre, sa pyramid, isa lang yung nasa ibabaw, maraming nasa baba. Alam naman lahat nasa ibabaw, dito may warik na ang pyramid. Sa school, isa lang ang first honor, so yung 5 nanay, pinipilit yung mga anak nyo pareho maging first honor, kinakagulo mundo eh. Ba't di kayo lumagay sa lugar, yung IQ niya talagang pang second lang, yun na. Hindi pinipilit nyo. Yung bata, bug, sarado na, nangangasol na. Humpak na ang pisngi, kaaaral, kapipilit yung maging first honor. Many children are deprived of their childhood because their parents have ambitions na hindi bagay sa likas dun sa bata. Kaya kawawa yung bata, nagiging tool ng mga ilusyon ng magulang. As a parent, we should see kung ano anak natin, anong kanyang yari, paano siyang ginawa, ano ba ang kanyang make, anong nature. And our duty is to help them be the best version of themselves. Not to be the best in class. Not to be the best in the barangay, but be the best version of their own selves. So we don't oppress people. Once more, ano na naman solution dyan? Dapat tayong lumagay sa lugar. Some people are not cut out to be academic wizards. Probably they are cut out to be something else. Ang pinakamahusay na welder sa buong Laguna. Oh, eh kasi yun ang kanyang make. Lahat tayo binigyan ng Diyos ang gawain, ang kakayahan. Para ang buong planeta, may mangyari, hindi kanya-kanya na, hindi isa lang ginagawa, nag-compete tayo for the same thing, tapos maraming area, walang gumagawa. Lahat tayo may lugar. Kung sa palagay nyo, wala kayong lugar sa mundo, hindi yung totoo. Mayroon. Kung sa palagay nyo, failure kayo sa buhay, hindi yung totoo. God did not make you to become a failure. Anong sabi sa Bible? I am fearfully and wonderfully made. Ginililikha pa lang ako sa sinapupunan na aking ina, ikilala na ako ng Diyos, and I am fearfully and wonderfully made. You know why people look like failures? Because wala sila sa lugar. Yung cactus ba naman, ilagay mo sa tabi ng ilog, eh talagang hindi yun magbo-bloom. Ang gusto nung kasi, tuyot. Para siya mag-bloom. Yung ba namang lumot, ilalagay mo sa arawan, eh talagang di na kanda, windang-windang yon. Gusto niya kasi madilim. So yung orchid, ilalagay mo sa gitna ng araw, yung bougainvillea, ilalagay mo sa lilim, wala sa kanila magbo-bloom kasi maling lugar eh. Kaya hindi pa huli ang lahat, kung hindi pa kayo nagbo-bloom, pwede kayo maging late bloomers. Hanapin ang lugar. At duty po natin sa ating kapwa, tulungan silang mahanap ang lugar na yon. Hindi pilitin silang ilagay sa lugar na gusto nating kakitaan natin na nandun sila. Ano ba talaga ang likas? Ano yung ginawa ng Diyos na maganda?
Hanapin natin yon, and everyone will bloom. Not one flower is more beautiful than another, but some flowers become more beautiful than others because they are in the right place. Dapat may lugar ang bawat isa. Hindi yung nag-aagawan, nagko-competition. Dapat man, walang sobrang competition kung nasa tama kang lugar. Meron ding blessing dun. May tubig din dun. Meron para sa'yo. Ano po sabi ng 1 John 2:16? For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of the eyes, and boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. So tigilan na yung sobrang pagko-compete, sobrang pang-nanasa. May ibinibigay sa atin ng Diyos na maluwag na maluwag. Bakit yung kahirap-hirap kunin ang pinipilit yung kunin? Kasi yung gustong ibigay ng Diyos, maluwag dumarating yun. Kasi gusto niya eh. Huwag tayong lumoy laban sa agos all the time. Hindi yun cute. Learn to ride the waves. There's another desire that causes trouble. Desire for vengeance. Yung kagustuhang laging maghiganti. Nasaktan mo ko, sasaktan kita. Nasaktan kita, sasaktan mo uli ako. Nasaktan na naman ako, sasaktan uli kita. Kaya hindi matapos. Tapos. Of course, the solution, surrender to God. This desire to avenge, this anger. Kung meron po kayong gustong gantihan, hindi naman lahat ng gumaganti eh, aawayin kayo eh. Yung iba ang pagganti, di ka kakausapin. Mas maraming ganon. Alam niyo po yung nang-aaway, nananabunot, namamaril, at hindi ka kinakausap, pare-pareho lang yung gumaganti. Sa palagay nyo ba, magkakaiba pang masyado yun sa tingin ng langit? Pare-pareho lang. Romans 12:19, do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Gano'ng karaming misis ang hindi nasunod? Anong gante? 3 araw na walang kibo. Pinaghahainan ka naman ko. Nandun, pero walang kibo. At pagkagabi na, outside ako lang buka. Siyempre, dali-daling guguho ang lahat ng iyong paninindigan. Ano? Dahil gusto mong inside ako lang buka eh. So, nanalo na rin siya. There's always war. And sometimes, the most cruel wars happen between husbands and wives. Yun kaya ang gusto ng Diyos. Bakit ba iminigay si Eva kay Adan? Sabi, para meron siyang co-helper. Co-worker. Hindi para magkaroon siya ng kalaban. Hindi para magkaroon siya ng dodominahin, kakawawain. Hindi para magkaroon siya ng sasaktan para lumigaya ang buhay. Sino ba dito mga may asawa? Kayo ba nagpapaligaya sa isa't isa? O nagsasakitan? Nag-aagawan ng debosyo ng anak? Nagtataguan ng budget? Kanya-kanya ng mga lihim na mga lalagyan. Ang kasunod yan, ang tuwalya nyo, his hairs. Mamaya, ang kama nyo dito, doon, magkabukod na. Mamaya, nasa guest room na yung isa. Mamaya, hiwalay na kayong totoo. Hindi naman nagkakaroon ng asawa ang tao para mag-away eh, kundi para magkaroon ng peace. Pero bakit nag-aaway? Kasi hindi mo ko sinunod. Kasi hindi yung gusto ko nangyari sa buhay mo. Kasi ganito, kasi ganon. Hindi mo ko pinapansin. Eh, ako, pinapansin mo ba? Kaya, mahalaga, iniisip po natin lahat ng bagay na ito. Yung anghel bumaba pa sa lupa para lang sabihing peace on earth, peaceful babae nyo. Dapat maging totoo. Bago mangyari sa earth, para kayong Miss Universe contestant, anong goal mo? World peace. Wala na bang iba? Children. Pero nasa yung world peace? Kailan mangyari sa ating bahay? Huwag na kayong maghiganti pa kung nasaktan na kayo noon. Tama na. Nasaktan na nga kayo, sasaktan nyo pa siya, di napagod kayo. Tapos masasaktan siya, gagantihan uli kayo. Nasaktan na naman kayo. Di na yan matatapos. Kakamatayan nyo na. Di ba boring? Yung mag-asawang away ng away, 5 years, 10 years, boring nyo naman. Wala na ba kayong magagawang mabuti-buti? Nag-asawa pa kayo para guluhin ang buhay ng isa't isa? No, dapat blessing. But for you to be blessed, you must be willing to be a blessing to the other person. And of course, solution. Sa mga nasaktan, forgiveness. Magpatawad na kayo. Tama na yun. Lalo't may edad na kayo. Tama na. Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Mga anak,
Kung meron pa rin kayong mga sama ng loob nyo sa mga magulang nyo, tama na yan. Kakatandaan nyo na yan. Kamamatayan na nila. Kamamatayan nyo na. Tama na. Hindi naman masarap yung feeling eh. Forgive. It is those who forgive that are set free. Every grievance you have in your heart becomes your prison. Forgive. Kung yung gawing kondisyon, itama muna niyang buhay niya bago ka siya patawarin. Eh kung sabihin sa inyo ng Diyos yun, ikaw, tama-tama ka muna bago kita patawarin. Paano ka na? Don't burn the bridge over which you two must pass. Of course, people hurt and fight each other because of too much self-centeredness. Yan naman yung heart ng lahat ang pinag-uusapan natin kanina pa eh. Too much self-love. Understand me, but I don't understand you. Reach out to me, but I don't reach out to you. I remember one short poem. One of my classmates was writing sa Humanities 193 class. Hindi siya nakikinig at ako rin. Nagagawaan kami ng tula, palitan ng palitan. Anong ginawa mo ngayon, pabasa? Sabi niya, if I reached out to you, would you be there? Or if I didn't, would you reach for me instead? Ganda, no? So ganun. If people reach out to you, will you be there? And if I didn't reach out to you, will you reach out to them? Yun ang dapat gawin natin. Sabi ni Lord, whatever you want people to do to you, do to them. Ikaw nang mauna. Reach out. Do the right thing. Inspire people to be good by your goodness. Then there is certain good in them that God gave them that will be encouraged to come out. But if you're bad to people, you inspire what is bad in them and that bad in them will come out. And it will provoke the bad in you or the worst in you to come out and then the worst in the other person to come out. Hindi na matatapos, impyerno ng buhay mo. Kasi sinasabi nila, life is what you make it. Eh. Nasa sa'yo rin. Proverbs 18:1. An unfriendly man pursues selfish ends. He defies all sound judgment. And Psalm 119, verse 36. Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain. Hindi lang sarili. Pag may nag-away, pareho silang makasarili. Pero hindi po siya nag-umpisa, eh ikaw, hindi ka nagpatawad. Eh di makasarili ka rin, huwag kang magsusumbong-sumbong sa akin. Basta nag-away ang dalawang tao, pareho kayo mali. It's only a matter of sinong nauna, eh sinong mas huli. Nauna pala siya, ikaw yung huli. Sino ngayon ang mas fresh ang kasalanan? Ikaw? Fighting takes away peace. Fighting brings trouble. Fighting uglifies life. So people fight one another because of misunderstanding to the view, because of sinful desires, and because of too much self-centeredness. So to have a happy year, to have a happy month, to have a happy week, a happy day, a happy hour, listen to others. Especially listen for the unsaid. Surrender ungodly desires to the Lord. Put ungodly desires under the power of the Holy Spirit. Romans 13:14. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. And Galatians 5:16. So I say, live by the Spirit and you will not gratify the desires of the sinful nature. Kahit sa palagay nyo, kayo yung tama. Bakit ang Diyos, tama, nagmamahal pa rin sa atin? So kahit kayo yung tama, siya yung mali, it doesn't mean hindi nyo na siya mamahalin. Lalo, at magulang nyo, anak nyo, asawa nyo, kapatid nyo, kaibigan nyo. Be less self-centered. Be others-centered. In fact, be Christ-centered. How do you have joy in life? Napulot ko to kung saan, di ko na matandaan kung saan, pero sabi niya, how to have joy in life? Joy is J, Jesus first. Others next. Yourself last. Alam niyo kung bakit magulo? Yourself first. Yourself next. Yourself last. Kaya magulo ang buhay. Maiksi ang buhay. Dapat payapa. You have a responsibility. Kahit inaaway kayo ng tao, kung di nyo pinapatulan, wala pa rin away. So huwag niyo sasabihin mali siya. Mali din kayo basta may nag-away. Let's bow before the Lord. I like you to think of people that you've got to stop hurting.
And you've got to think of people that hurt you. Do something to reverse it. Maiksi ang buhay. Dapat na tayo magpatawad. At dapat ding tumigil na tayo ng pananakit ng kapwa. Be alone with the Lord. Let the Spirit of the Lord minister to you. God wants us to be happy. But in His way, not in ours. Let the Spirit minister to each one. So there will be no fighting and quarreling, especially within the family. Huwag nyo nang dalhin sa susunod na taon, sa inyong buhay, na lalabing panahon, ang mga away-away. Tama na, nakakasawa na, at ayaw yan ng Diyos. Pray to the Lord that the Lord would minister to you. At kung hindi ka man kayo nakikipag-away, hindi kayo ang inaaway, how can you minister to people who are in that situation? Ask the Lord that you be an instrument of His peace.